Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. R.I.T. Riding in Tandem. R.I.T. With me, RM, at sa episode na to, susubukan natin ang hindi pa nilalabas sa Pilipinas na Omoda 5. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Makina nito ay 1.5-liter turbo gasoline engine. May maximum output ito na 145 horsepower at 5,500 RPM. At may maximum torque naman na 230 Nm at 4,000 RPM. Ang transmission nito ay CVT. Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, Ceramax Philippines. Kung kailangan nyo ng high quality tint pero hindi bumutasin ang bulsa nyo, try nyo na ang Ceramax Philippines. Ang info nandito sa baba. Hanep mga ka-tandem, no? Imagine niyo, no? Gamit na natin ngayon dito sa Pilipinas ang Omoda 5 pero hindi pa to officially nilo-launch sa Pilipinas. Kaya magpasalamat muna tayo sa Omoda sa pagpapahiram sa atin itong sasakyan na to. Thank you! Ilo-launch nga pala to sa Mias. So abangan nyo na lang kung gusto nyo makita to in person, punta na lang kayo sa Mias. Para sa amin, itong Omoda 5, isa na to sa mga next generation vehicles eh. Sa looks, sa features, at sa price? Huwag kayong mag-alala, no? Iisa-isahin natin yan. Simulan na natin sa looks. Ang itsura nito, palapad siya eh, pero mababa. Pero pag sinabi kong mababa, mababa lang yung roofline, ha? Pero yung ground clearance nito, 185 mm. So mataas pa rin siya. Pwede pa rin siya sa lubak-lubak. At medyo mataas, pwede rin sa mga baha. Huwag lang sobra yung lulutang ka, ha? Lahat naman ng bagay may mga limitations. Next gen na rin yung ilaw nito. Kasi yung ibabaw na ilaw niya, DRLs lang yon at saka signal lights in one. Ang ilaw talaga nito na headlights, yun yung projector na nandun sa baba. Kakaiba rin yung grills nito kasi diba, usually sinasabi sa mga papel, hexagonal grill. Ito hexagonal din, pareho sa papel pero iba yung itsura kasi usually horizontal yung ayos ng hexagonal, diba? Ito kasi yung tusok niya, bale parang vertical siya. So kakaiba yung itsura. Tapos, meron pa siyang chrome dun sa gitna na pagka kunwari malayo ka dahil nga may chrome dun, yung attention mo dun na pupunta sa chrome. Kaya parang akala ko walang butas. Pero syempre, internal combustion engine, dapat may butas yan. So nung tinignan kong malapit, ay may butas pala. Hindi ko lang nalata. So mukhang electric car, pero internal combustion pa rin to. Meron din tong red accents dun sa bumper at saka parang may carbon fiber like material pero hindi siya carbon fiber, ha. May karapatan naman tong mag-red accents kasi may turbo to. Sa sides naman, yung itsura niya, no, mong aerodynamic na aerodynamic, no, parang maximum speed at saka pang maximum downforce, eh, no. Power folding yung side mirrors. Black siya na may red accents tapos may signal lights na rin. Meron pang mga ibang red accents dito, ha. Meron din dun sa body molding sa pintuan, yung rims, pati yung calipers ng preno. Ang size naman ng gulong, 215, 55, or 18. Sa likod naman, gustong-gusto ko yung styling ng ilaw. Lalo na yung spoiler kasi ano siya eh, parang dalawang layer, no? White yung ibabaw, tapos red yung ilalim. Tapos meron pa siyang third signal light na nandun sa bandang gitna. Meron din tong defogger, wiper, rear view camera, parking sensors, at merong silver na design sa ilalim, no? Mukhang muffler yung gilid. Pero hindi yun yung muffler, ha. Ang totoong muffler nito, dalawa rin, pero nandun sa ilalim. One touch lang din yung tailgate, ha. Pag pinindot mo, aangat na siya ng kusa. Yung space naman sa compartment, malaki siya, pero ang problema kasi, no, medyo mababa siya. Buti na lang yung cargo cover nito, removable. So kung may kailangan kang ilagay na mataas, tanggalin mo na lang siya. Sa bandang ilalim, meron siyang isang layer ng compartment pa. Tapos sa pinakailalim, nandun yung spare tire. Kung kailangan mo rin ng more space, so yung second row seats, 60-40 folding siya. So no problem ka doon. Sa usapang space naman para sa tao, sa second row, yung tuhod ko, one fist. Kasya naman ako, tapos yung headroom ko, limang daliri. So no problem tayo sa space. Sa unahan, yung space, hindi nakakalayo sa likod, no? Limang daliri din sa ibabaw, tapos isang fist din yung tuhod ko. Merong ilaw dun sa second row. Magkabilang side, meron siyang hawakan na may sabitan, seat back pockets, at saka may compartment din dun sa mga pintuan. Sa center console naman, meron siyang aircon vents, dalawa. Sa ilalim nun, meron ding USB para pwede ka rin mag-charge sa likod. Leather naman yung mga upuan. Merong ISOFIX tethers dito, merong center armrest na merong dalawang cup holders, at tatlo yung 3-point seatbelt.
I-mention ko lang dito, no, kasi pag nakaupo ka sa likod, ang ganda-ganda ng upuan dito sa unahan. Type na type ko kasi para siyang ano eh, parang mamahali na sports car, no, bucket seat type. Tapos pag pumunta ka dito sa unahan, makikita mo, aba, oo nga, no, leather din siya, perforated yung gitna, merong mga pipings na white eh, pero hindi white eh, parang ma-reddish white. Yun. Tapos gustong-gusto ko yung butas dun sa pagitan ng headrest tsaka nung katawan. Pag sa likod mo kasi tiningnan yon, meron siyang silver accent. Pag dito naman sa unahan kasi parang nakakadagdag sporty vibe talaga siya. Sa unahan naman tayo, sobrang daming nangyayari dito, no? Simulan natin sa materials. Ang manibela nito, leather wrapped. Black din yung mga stitchings, ang daming pindutan dito sa manibela. So meron siyang adaptive cruise control, adaptive ha. May control siya para sa infotainment system at instrument cluster. Ang screen naman dalawang 10.25, yung instrument cluster at saka yung infotainment system. Maliwanag na maliwanag siya kahit maaraw, no, nababasa ko naman siya. Simple lang yung layout, madaling intindihin at saka ang kinaganda nito, no, meron siya yung sa adaptive cruise control sa gitna. Makikita mo kung may mga sasakyan sa unahan, minsan truck pa, minsan mga nakamotor pa at saka tao. Ang infotainment system naman natin, meron siyang 360 view camera. At meron tong wireless Android Auto at Apple CarPlay. So no problem tayo sa connectivity dito. Ang kinaganda pang isa, 8 speaker system to na Sony. So ang ganda rin ng tunog niya. Pwede mo pang kausapin yung radyo nito. Ang galing kasi integrated yung sasakyan dun din sa infotainment system na utusan. Parang ganun. Anyway, i-demo ko na lang sa inyo. No? Hey Omoda. Yes, I'm here. Please open Windows. Alright. Open. Nagbukas. Hey, Omoda. What's up? Close windows. Closing window. Oh, di ba? Hey, Omoda. I'm listening. Turn on radio. Oh, ayun. Okay, so marami kang mga pwedeng gawin dito sa sasakyan na voice command. So hindi ka na mahihirapan sa paghahanap ng controls, ganyan. So kahit yung sunroof, pwede mong ipabukasara sa kanya, yung radio, yung aircon. So ang dami, no? Kaya kung ba, kung nagda-drive ka, mas madaling mag-drive. Yan na yung next level na naman, o, di ba? Sasalita ka na lang, gagawin na niya. Kahit yung mga ambient lighting, kaya niyang palitan ng kulay. Ang controls ng radyo, so meron ditong touch sensitive keys sa gitna, pero lumalabas din siya sa screen. So kung may mga gusto kang baguhin, pwede rin dun sa screen or pwede nga dito sa gitna. Meron din ditong wireless charging. So dalawa yung layer nga pala ng center console dito ha. Yung ibabaw, yun nga, wireless charging. Nandito rin yung shifter, dipindot yung park, may manual mode yung shifter. Electronic ang parking brake, merong auto hold function, merong panginit sa puwet. Ano, heater ng puwet. Anyway, meron pang init sa puwet. Ano nga ba tawag dun? Basta yun, may controls din para sa infotainment system tsaka around view monitor. Nandito rin yung drive modes at tsaka yung hazard na switch. Meron ding dalawang cup holders at meron siyang center armrest na maluwag. Oo. At pwede mong gawing cooler kasi meron din siyang vent ng aircon dito sa baba. Sa ilalim naman, no, sa basement, so meron siyang type C at saka type A na USB, tapos meron siyang power supply sa passenger side. So medyo maraming lalagyan dito. Simple yung itsura dito sa interior pero futuristic, no. Meron lang mga accents na ang ganda kasi tingnan, kagaya nito sa pintuan. Meron siyang brushed metal na itsura, tapos merong ambient lighting, may mga leather sa mga pintuan. Yung dashboard, textured yung ibabaw, tapos may mga lighting nga rin dito sa unahan. Kahit nga yung patungan ng wireless charging, no, parang may texture pa rin, no, pag hinawakan mo, para siyang felt paper. I can feel it. Ayan, nakita na natin yung interior, pero kamusta naman kayang i-drive to? Kasi syempre, di ba, yan ang pinaka-importante, kamusta bang i-drive? Kaya mag-drive na tayo. Teka lang, seatbelt muna ako. Unahin na natin ngayon yung una kong napansin. Siyempre, ang steering. Kasi gustong-gusto ko yung ganitong steering. Malambot siya, effortless. So, matutuwa dito yung mga lady drivers natin, yung mga bagong nagmamaneho, at saka yung mga katulad ko na tamad, na gusto lahat madali. So, yun, napakadali niyang i-turn kasi malambot. Pero kahit papano, no, nafe-feel mo pa rin yung manibela. So, hindi siya yung parang sobrang-sobrang lambot. Kahit papano, meron pa rin namang feel. Hindi siya kasing sharp ng mga sedan, oo.
Pero para sa mga crossover, ito yung gusto ko eh. Medyo mas malapit siya sa car-like feels. Pero hindi pa rin exactly car-like feel ha. Pero nakakatuwa kasi hindi siya kagaya ng SUV, ganun. Or hindi siya kagaya ng, ano, ng mga pick-up, ganun. Malayo, malayo siya dun. So magandang i-drive siya kasi mas malapit siya sa kotse. Pangalawa, yung suspension. Lubak-lubak yung mga daan dito, butas-butas, tapos merong mga crack. Pero kayang-kaya niyang i-handle yung lubak-lubak. So kung malayuan, matutuwa ka dito kasi komportable siya. At natuwa rin ako dito, no, kasi kahit pa malambot yung suspension niya, hindi sobrang mabadirol. So nakakatuwa siya. Siguro nakatulong din doon kasi medyo mababa nga yung bubong, 'di ba? So yun, baka nakatulong yun doon. Gustong-gusto ko din dito yung transmission kasi naka CVT to. So para sa akin kasi, para sa daily use at hindi naman sports car use. Para sa akin kasi, yung CVT sobrang komportable, no? Walang jerky, wala lang, parang tuloy-tuloy lang siya, dire-diretso lang yung andar. So yun yung gusto ko. Hala, ano ba yan? Puro lahat na lang gustong-gusto ko. Sorry eh, nagustuhan ko eh. So yung manual mode niya, no? Nung una medyo nalito ako kasi sanay ako, syempre pag manual mode, diba? Light tap lang. So ito pala, two-step forward. Kumbaga, pipindutin mo muna yung matagal, yung side na pindutan, tapos lalabas dito, M. Tapos, tsaka mo ngayon up sagad, yun yung add. Tapos down sagad, yun yung bawas ng gear. So para sa akin, no, medyo kailangan aralin mo muna siya, tapos practicein mo muna bago mo magamit talaga yung manual mode. Pero in fairness naman, no, nung nagamit ko na, okay yung feel niya. Actually, kahit CVT siya, feel mo na may gears ka, no, tapos nararamdaman mo talaga, bigla tataas yung rev, pag nag-downshift ka, pag nag-upshift ka naman, talagang bababa naman yung rev. So okay siya sana, kaso hindi ko nga masyadong nagets ng mabilis. Unlike, diba, pagka ibang kotse kasi, tapos ginanyan mo, oh, game na yon. So ito, aaralin mo muna bago mo magamit fully. Meron din naman kasi itong drive mode. So meron itong eco na gamit ko ngayon na mabilis na. Actually, okay na nga ako dito sa eco mode. Masaya na siyang gamitin. Okay na ako. Pero meron siyang sport mode. So gamitin natin yung sport mode. So yan, tumaas na yung rev natin, no? Nasa 2,000 na lang yung rev natin. Tapos pag ginas mo, so yun, may batak talaga, matulin din to. Oo. Kung gusto mong mag-enjoy, mag-i-enjoy ka rin dito. May pang-rat-rat siyang mood. Yan, tumabingi na yung camera dahil dito sa rat-rat niya. Balik ko na nga sa eco. O yan, eco. So yun, no? Meron na siyang rat-rat mode na sport mode, tsaka meron din siyang eco mode. Malamang ako, eco lang ako kasi matulin naman na makakatibid pa ako ng gasolina. Pero at least kung kailangan mong matulin, mas matulin pala, sorry. So, sport mode mo. Sa regular driving, wala ang problema dito. Pagka lang yung, kunwari, yung spirited driving ka na, no? Yun lang, malakas pa rin yung preno, pero dapat, ano, tadyakan mo pa ng mas madiin ng konti. Eto na nga yung next level dito, no? Kompleto to sa driver aid systems, yung mga collision control. So sobrang dami nun. Hindi ko kabisado, sorry, 13 yun. Nailalagay na lang natin dito sa screen. Meron din tong adaptive cruise control. At hindi basta-bastang adaptive cruise control ha. Meron tong low speed follow. At yung mga sasakyan, tao, motor, truck na nasa paligid mo, nakikita mo rin dito sa instrument cluster sa gitna. Yun ang kinaganda naman niya. Ganda, eco lang yan, no? Eco. Umibirit, eco. Iba na talaga mga makina ngayon. So ngayon, gamit na natin yung adaptive cruise control, no? Ang speed ko 20 kilometers per hour. So gumagana siya yan. Nakasunod tayo sa sasakyan sa unahan, yung motor. Tapos nakalabas din dito sa screen yung motor, may kotse, may nakapark sa gilid. So ano, no? Medyo confident ka sa sarili mo na gumagana siya dahil nakikita mo sa screen kung ano yung nandun sa unahan mo. O, di ba? Very good. Tapos yung mga ibang adaptive cruise control kasi, no, wala silang low speed follow. So, nangyayari, pag ako nari, low speed, edi namamatay na yung adaptive cruise control. E ito, ang maganda, kahit traffic, naka-on pa rin yung cruise control mo. Isa pa, no, napansin ko rin na swabe rin yung adaptive cruise control nito. So, hindi siya abrupt, hindi sobrang lakas yung response niya, tama lang. Pero yun yan, no, ang advantage talaga nito, next generation, dahil hindi ka na mahihirapan sa traffic at hindi ka na mahihirapan sa expressway.
wala nang ngawit yung paa mo kasi hindi ka napalipat-lipat ng preno, gas, 'di ba? Dati pag manual, nag-shift ka sa automatic para wala nang clutch. Ngayon naman, pag may adaptive cruise control ka, mag-shift ka from dalawang pedal to no pedal na. Galing, 'di ba? Next gen. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Siyempre, lahat ng sasakyan, hindi naman perfecto, di ba? So, kagaya nito, ang mga napansin ko dito, yung shifter, kung hindi mo pa siya gamay, huwag mo munang gamitin, no? Mag-practice ka muna. Para hindi ka nalilito, kasi baka mamaya, hindi mo na alam kung ano yung nangyayari. Pangalawa, kung talagang parati naman na marami kang nilalagay na malalaki, kunwari, mga banda-banda ka, so, yung cargo niya sa likod, yun nga, medyo mababa kasi, no? Pero kung kunwari mga bags lang naman, maleta, wala kang kaso dun sa space sa likod. Isang napansin ko pa, no, yung armrest niya, okay. So pag naisakto mo yung siko mo, okay siya. Pero dahil nga mahaba kasi itong center console, no, pag naituon mo yung siko mo dito sa mga plastic parts, meron siyang konting ano, squeaking noise. Konti lang naman. Sagod naman. Siyempre, unang-una, siyempre gusto ko yung next-gen looks kasi ang gwapo. Pangalawa, gustong-gusto ko yung power kasi nga hindi siya ganun kalaki pero 1.5 turbo. So okay na okay yon. Gustong-gusto ko rin yung CVT kasi sa regular driving, ito talaga, swabing-swabe. Ito, hindi ko nasabi kanina, no, tahimik din dito sa interior kaya okay na okay din yun sa akin. Ang problema ng mga ibang car brands, di ba, hindi sila makapaglagay ng Android Auto. Hindi ko alam kung bakit. Pero, di ba, lagayin nyo na. Diyos ko, parang baka software upgrade lang naman yan. Pero dito, wala ka ng problema kasi nga meron na siyang Android Auto na wireless at Apple CarPlay na wireless din. Saktong-sakto rin sa akin yung size nito, no, lalo na kung apat lang kayo nakasakay. Hindi kasi siya ganun kalakihan na sasakyan. So sa city driving, maliliit na kalsada, kasya ka pa rin. Pero ang pinaka-champion talaga dito yung adaptive cruise control na merong low speed follow at yung price. So yun na yung next gen ngayon, no. Ang sabi dati, 1.5 million and below, or below pala, yun yung sabi dati. Pero ngayon, naging 1.4 below. Well, ano ba yung 1.4 below? Alam nyo naman yun, di ba? 4 minus 1. So para sa akin, no, kung magkakatotoo nga yung nasa isip kong presyo na yun, saktong-sakto to kasi, kumbaga, presyong sedan lang yun. Pero naka-adaptive cruise control ka na, naka-crossover ka na, mas mataas ka na ng konti, mag-e-enjoy ka pa sa pagmamaneho mo dahil matulin, social ng interior. Oh, ano pa ba? 'Di ba? So, kung interesado kayo dito sa sasakyan na 'to, no, sa Mias ilo-launch 'tong sasakyan na 'to para makikita nyo in person gaano nga ba kaganda 'to. So, paano? Kita-kita na lang tayo sa Mias. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na 'to. Oh, next video na! Ayos talaga eh! Alam mo na ako masabi. Actually, pagka daily drive talaga, okay to. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.